Pasado alas 4 na po, we're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, October 29. The Supreme Court issues a temporary restraining order versus the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. The TRO is effective immediately. Initial damage to agriculture from severe tropical storm Christine now stands at 2.8 billion pesos. Damage to infrastructure is estimated at 1.5 billion pesos. At least 125 have been reported dead due to Christine. And PAGASA says Typhoon Leon could reach super typhoon category at 11 a.m. today. Leon was spotted 565 kilometers northeast of Viracat, Tanduanes. It's expected to exit the Philippine Air Force responsibility on Thursday evening or early Friday morning. Signal number 2 and 1 remain raised over parts of Luzon. Okay, joining us in the studio today, One News Defense Editor, Mr. Manuel Mogato, na kakalunch lamang ng kanyang libro noong nakaraang weekend. Not this weekend, last weekend. I'm happy to be here. Mm-hmm. And of course, on Zoom, StoryCon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. May sakit pa rin, Tito Ronald? Wala na. Wala na. Sakit na lang sa utak. Ay, okay. Walang solusyon dyan. And from the Philippine Star, ang ating tita editor-in-chief, si Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, Ed. Money. Hello. Good afternoon, Ronald. Oh. Ami, na-miss ka namin noong ano, Sabado. Oh, wala ka nang launch. Congratulations sa Catholic Mass Media Award. Ayan. May pansit nga rito mamaya. Ano ba yung freedom vote na yun? Ano ka bang may freedom yun? O spin nyo lang ni Gretchen? Alam mo, ikaw naman, Tito Ronald, alam mo namang sinubok namin pumunta at makaabot, hindi kami pinala dahil yung kapitan ay nagbago isip. Natakot. Buti na lang, hindi alam ng Catholic Mass Media Award yun. So hindi sila nanood. Oy, sa mga hindi nakakalam po, yung freedom vote is a documentary we did last year. Yung first civilian relief convoy or supply convoy Ayung in Seoul to the BRP Sierra Madre dapat sa Lawak Island sa ating mga tropa doon, pero we had to turn back kasi naharangan kami ng Chinese Coast Guard at militia Chinese Navy ang kumuranta sa inyo. Yes. Two battleships. Hindi naman battleship, grabe ka naman. Hindi na uso battleship ngayon. World War II pa yon, Ronald. Panahon pa yon. Ano na ngayon? Destroyer na. Destroyer so, at yun. The gates. Sa 46th Catholic Mass Media Awards, na bigyan siya ng award na ano yun? Best Special Coverage. Yeah, no. And because Sir Ronald ang nag-arrange nung trip na yun. Ay, hata niyo pa alam yun eh. Wala akong pinaraman doon. Pro-China ako eh. So, yun. May pansit dito mamaya. Kung gusto niyo humabol, yun humabol lang kayo. Pero yung isa niyo, nasa Quezon City, isa nasa Paranaque. So, wala tayong Banangs. Yan. Banangs daw, Banangs. Okay. Let's bring in our guest for today. Senator Coco Pimentel, ang namuno ng kahapong Senate sa Blue Ribbon Subcommittee. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Senator. Afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Yes, sir. Thank you for joining us. Sir, let me start off with this. May mga nasasabi kahapon na yung subcommittee hearing daw, some would even say hijacked. Na-hijack ni dating Pangulo. Some would say na-dominate. Ng dating Pangulo, yung usapan, yung tempo, yung tema, at pati yung topics na dominito ng dating Pangulo. At pinayagan doon ng mga senador na magsalita sa si Pangulong Duterte. Mm-hmm. Ano pong tingin niyo? O your point of view po? Well, ang sabi ko kasi as chairman, medyo objective tayo. We will just follow the evidence. So, gitna lang tayo. Alam niyo ba na after the hearing, parang both sides ay lumulundag sa saya. Sa saya? Oh,
Yung isang site, sabi nung isang site, oh, ayan, nakapagsalita at mapapanalo natin muli ang suporta ng taong bayan. Yan yung sabi. Yung pangalawang site, ang sabi naman ni ayan, ang daming sinabi, ang dami na nating ebidensya. O di, so, ano na tayo dyan? So, ibig sabihin nun, kung ganyan yung feedback natin, ibig sabihin nun, eh, nagampanan natin yung papel natin na maging fair, fair na chairman. Gitna lang tayo, gitna lang ako, wala akong agenda rito. Pero Senator, sa inyong palagay, ano po ba ang nakuha ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa pagdinig? Ano pong mga salient points na pwede nating makuha? Sa dami ng sinabi ni former President Duterte, maraming material yun. Kaya nga, ang sabi ko rito, lahat ng interesado sa kasong ito, dapat naman magpakita ng interes ang taong bayan, di ba? Pati mga abogado, mga prosecutor dyan, i-analyze naman nila yun. At hindi lang dapat ipaubaya yan sa isang staff ng opisina. So, ayusin, sa dami ng material doon, although of course, narinig na natin lahat yun eh. Kasi gano'n naman talaga ang style na ni Presidente. Ito yung paroroonan niya, sabay kaliwa, liliko sa kaliwa, liliko sa kanan, gano'n. Pero, marami rin tayo napag-usapan yung memorandum circular 16-2016 ay sa PNP at marami pang iba. Oh, naririnig niyo ba ako? Kasi yes, mayroong maingay sa bahay. Yes, sir. Senator, Senator, pero pagkatapos po ninyong questionin si former President Duterte, mag-initiate ba yung Blue Ribbon na halimbawa i-forward niyo ba sa Solicitor General, for example, or the Department of Justice kung ano man yung mga pinag-usapan? Kasi ang bago lang naman dyan eh, yun na nga, he took full responsibility sa kanyang death squad. And ang posibleng patunguhan nyan eh, baka naman magkaroon na ng prosecution in the Philippines for crimes against humanity. Nakikita nyo ba yung scenario na yun na mangyayari? At saka kayo ba, pwede kayo, mag-initiate ba kayo? Of course, pwede kayo, pero mag-initiate ba kayo? Will you coordinate man lang with the SolGen and the DOJ? I-announce na lang namin, i-announce na lang ng Senate na open yung records namin. Kung sino ang gustong kumuha ng kopya, i-certify namin yan. And then kung ano man yung for whatever legal purposes that you have in mind, di gamitin ninyo. Kasi ganito yung procedure, tandaan nyo yung procedure nito. Ha? Number one, ilang hearings pa ito. Hindi naman ito everyday. Yes. Baka nga mag 2 times ka lang sa isang buwan o baka once a month ka pa. So, kung 4 hearings ito, di 4 months ang hihintayin natin. Tapos, gagawa pa ng report. Tapos, yung report, pwede pang may dissenting opinion o pwede pang hindi makakalap ng sufficient number of signatures. Masyadong matagal kung hihintayin nyo pa na formal action from the committee or from the plenary. Masyadong matagal. Kaya nga, in-announce ko yata kahapon yun at in-announce yata ni SPG sa kanyang press con din ganina na sino man interesado sa records na ito, kunin ninyo. And then we will certify it na yan ang sinabi rito sa hearing namin. Yung certification po nyo, are you willing to give it? Halimbawa, ang ICC, International Criminal Court, will access the records at humingi ng certification sa inyo. Will you give it to the ICC? We will cross that bridge when we get there. Wala pa namang request na ganun. Pero ang akin lang point, I will be greatly disappointed kung mas mauna pang humingi sa akin ng isang international body rather than a Philippine group, group of Filipinos, di ba? Dapat Filipinos muna pumikilos dyan. Maybe an NGO, an organized group, or yes, an individual, or a group of lawyers, of course, oriented people. Huwag naman, ako matidisappoint talaga ako kung walang humingin Pilipino ang humingi pa sa an international body. But at the same time, pag may humingi siguro na foreigner, ipapaklear ko na muna. Ipapaklear ko rin sa
membership ng committee at saka sa leadership ng Senado and then ultimately siguro sa plenary. Pagka foreigner, pero pagka Filipino o Philippine-based organization, in-offer na namin yan kahapon pa. In-offer na po namin. Oh, tsaka si Pangulong Duterte na sinasabi, bakit hindi nyo pa ako kinakasuhan? So hinihintay niya siguro yung kaso. Senator, wala namang kaso sa Pilipinas para sa crimes against humanity, di ba? Pang ICC lang yun. Hindi, meron, Ronald. Now we have a Republic 9851. Meron tayo. Genocide and crimes against humanity. Hindi ko masyadong marinig si Ronald, pero mukhang kung may local law tayo dyan na ginawa nating applicable ang isang treaty law sa domestic law natin. Yung RA 9581 po. Yes. Memorize siya pati Senator, sa Senate Committee ba may fact-checking kayo? Halimbawa, may binanggit si Senator Jinggoy na mayroong 85,000 EJK bago dito kay Digong. Saan ang galing yun? Wala akong alam na 85,000 EJK. At nabulat ako, wala nag-fact-check kay Jinggoy. Hindi namin kaya mag-real-time fact-checking na habang sinasabi ng tao, chine-check namin. So, we will do it after the fact. Pero siyempre bigyan nyo kami ng time to fact-check. Kasi ayaw rin namin, lalo na kung sumusulat kami ng committee report, ayaw namin na, di ba, magsa-cite kami ng hindi factual na figures or hindi factual na pananalita. Mm-hmm. Pero offhand, Senator, may alam ba kayong 85,000 na EJK? Ano yung 85,000 na EJK? In the first place, medyo baka hindi ako pumasok diyan kasi Philippine na to, ang investigation ko Philippine War on Drugs. It's not necessarily lahat ng EJK, ha. Maraming EJK sa drug war, pero baka merong ibang EJK na hindi drug war. Medyo hindi ko iahalo yun. Magugulo ako. Magiging unli itong hearing ko. Mm-hmm. Well, sir, we understand naman, sir. Pero sir, this particular case I'm gonna ask you about, it's not necessary to fact check it. The former president, Duterte, had three different versions of his death squad in that one hearing yesterday. First version niya na binanggit, ang death squad is composed of the PNP chiefs na he later clarified to be in the course of their performance of their duties. The second version that he gave, seven gangster members na kanyang binabantaan ng kanilang buhay pag hindi sila sumusunod sa pagpatay. Third version na kanyang binanggit, mga mayayaman na taga Davao City na gusto lamang patahimikin ng Davao at mahilig silang pumatay. So three different versions of the death squad in his testimony yesterday ng dating Pangulo. Kaya po, you're a lawyer, you're top-notcher, and these are testimonies made under oath. Ano ang implication nito? If a witness under oath gives three different versions all in one go of one particular issue, how can this be perceived? How can this be resolved? And anong legal implication nito? Can this even be used against him or against him if you have three different versions? Anong paniniwalaan mo? No, that means we really have to do some investigating kasi nga hindi naman pwede shortcut lahat yan and then siya yung magiging source ng lahat. Kung ano sasabihin niya, yun yung totoo. Di, papapili ko pa siya ng A, B, and C. Ano yung totoo dyan, sir? Di, paano ko malalaman kung totoo rin yung pinili niya letter, di ba? So, dapat meron din investigation talaga dyan. Pero that's the challenge nga sa Blue Ribbon. Because we have top-notch investigators, pero yun nga, kailangan mabalikan yan. Pero tandaan mo, this is an EJK matter na naman. So may binubuhay tayong ibang topic. Ang topic kasi no subcommittee talaga is the Philippine War on illegal drugs. Yes, sir. Yes, sir. But my question is, has the former president perjured himself by giving three different versions all in one go? That means you listener, yung nakikinig, mag-ingat ka. I mean,
ang iba-ibang sinasabi nitong tao ito, pero which, ano yung ibabangga ko sa sinabi niya, ano yung lie doon, I do not have it eh. Wala, hindi namin hawak, kaya we have to really investigate this, but this is an EJK system, a hit squad in Davao City when he was mayor. Eh, medyo, ano na yan, I mean, sa tamang ano na yan, sa tamang ahensya o sa tamang committee, but this is not for the subcommittee or Philippine War on Illegal Drugs ito. Ah, so hindi po sa Clau yung nangyari nung siya ay mayor. Naka-focus lang po yung investigasyon nyo dun sa War on Drugs when he was president. Correct. Kasi kung sinabi mo Philippine War on Drugs, at the national level na yun eh. Okay. So, pero nakita ko nga kahapon, nakita ko yung, ibig sabihin yung panawagan, na nararamdaman natin yung panawagan na investigahan ng EJK. Kasi punta ng punta doon yung topic eh. Punta ng punta doon. So there is that clamor or there's that need to formally investigate that EJK. But unfortunately, this is not the subcommittee for that, created for that. Yan po yun. So, ano, nakikinig naman tayo. Yun, na-observe natin lahat yun. Kaya nga, tayo mga nakikinig, kayo, na-discern naman natin, oh, iba-iba sinasabi nitong taong ito. So, nasa sa'yo na yun. Papaniwalaan mo ba yung tao na ganyan ang mga pinagsasabi? So, wala po kayong balak na expand yung investigation nyo to include yung EJK in Davao? Well, una sa lahat, hindi ko power yan, na subcommittee lang ako, expand ko. And then number two, kung expand ko yan, ibig sabihin noon, mukhang unli hearings na yan, and unlimited time. So maging realistic na rin po tayo. Magbabudget sa November, budget, December. Pero diba, Senator, whatever yung limits ng hearing, yung ginawa ni Digong under oath, isang extrajudicial admission testimony, di ba? Ibig sabihin, pwedeng gamitin niya ng DOJ para siya isampahan ng kaso. Whatever could yung sinabi niya. Then sinabi niya yun under oath eh. Yung extrajudicial admission. Oh, at the very least, meron mga admission against interest doon. Pero, kung tignan nyo, papansinin ninyo, parati naman siya may binubuntot eh. Tapos parati rin siyang pagkatapos niyang huminga, ang next sentence niya, liliko na eh. So, depende na po yun. Kailangan pag-aralan na na mabuti yan. Kaya nga, yung mga interesado sa transcript dyan, humingi na kayo ng transcript para mapag-aralan na ninyo ano ba yung mga admission against interest dyan. Pero, Senator, di ba kayo nababahala? Senator, ang haba-haba ng hearing kahapon? Ano? Especially from that president, yung testimony niya. Sa ngayon, may nabubuo na ba sa inyo na naiisip kayo na legislation na pwedeng lumabas dito sa mga nangyayari ngayon? At considering na yung background din sa, I'm sure, nasundan nyo kahit papano yung mga nangyayari sa Quad Committee, may nakikita na ba kayo na pwedeng legislation, piece of legislation, na pwedeng lumabas dyan? Marami na. Una sa lahat, yung PDEA. PDEA vis-a-vis PNP. Okay, pagdating sa drugs, ginawa sa PNP yan eh, ginawa sa PDEA. And then sasabihin, ineffective ang PDEA, kaya PNP rin ang ibinalik din sa PNP. So, tignan ninyo yung budget ng PDEA, napakalaki. So, ano ba talaga, mag-policy decision na tayo? Should drugs be just a normal law enforcement function of the PNP? Why create a specialized body and then sasabihin natin, it does not work because they don't have people. Eh, ganun yun. They are not funded. Eh, ganun na. Ganun, isa, number one yun. Oh, parang 2,000 lang ang personnel eh. Ang PDEA kasi sa 22-year-old law. Tapos, of course, number two, yung PDEA reorganization. Hindi PDEA, PNP. PNP reorganization. Talagang kailangan, balikan talaga yung PNP. I am now taking into consideration yung Quadcom, House Quadcom hearings, yes. Yung mga napakinggan ko ron. So, makikita mo talaga, mag-worry ka sa PNP. Parang ang members ng PNP, they do not know when an order is lawful or not. Eh, paano nangyari yun? So, it looks like bumabalik tayo sa academy. So, ang naisip ko nga kahapon, sino
sino bang inaallow nila mag-lecture diyan sa PNP Academy or mga sa or Police Academy? Dapat mag-ingat sila sa mga pinapa-lecture nila diyan. Hindi pwedeng mga alanganin ng mga theorists na pinapa-lecture diyan. Kawawa ang mga pulis natin at baka sa academy pa lang nalilito na sila. Ay. Senator, bakit hindi na imbita si Acerto as resource person? Very compelling yung kanyang posibleng testimony. Sino yun? Sino? Si Colonel Acerto, Senator. Colonel Acerto. Yung nagtuturo na... Hindi ba EJK yan? Partly. Hindi ba EJK si Acerto, EJK? Hindi, partly po sa drugs, war on drugs. Kasi... War on drugs? Binabanggit po ni Colonel Acerto na involved yung anak ni Pangulong Duterte sa drug smuggling sa Davao. Okay, very compelling kasi, Senator, dahil ang sinasabi ni Acerto, katulad ni Las Cañas, hindi lang usapin ng pagpatay, hindi lang usapin ng pagbayad sa mga pulis, kundi usapin din ito ng yung mga pinapatay ay pinapalitan ng sarili nilang mga drug lords. Yung Michael Young framework, no, na tingin ko ay very compelling. Okay, meron pa siyang affidavit? Meron na ba siyang testimony niyan? Dati pa, di ba, na wanted yan, hinanting ni Digong, yung presidente pa siya? Lumalabas ba yan? Nagpe-personal testimony ba yan? Or nagtatago? Sa quad siya. Nasa quad, nag-testify siya sa quad. Kasama ni Manny Bugato. ganito kasi gagawin natin eh. Kung before tayo magpa-testify, hingian natin ang affidavit para at least may idea naman kami kung ano yung halaga ng sinasabi ng tao. Ganito muna. Medyo meron na siya, Senator, dahil yan yung mga unang after Las Cañas, yan yung mga sumunod na nag-testify. Eh. Dahil nasa PIDEA yata yan dati. Isa yan dati sa leader ng PIDEA. Sige, tignan natin kung merong mag-push na i-entertain siya. Pero pag sinabit ang pangalan niya, ipaparequire po natin magsabit naman ng updated affidavit. Mahirap yung mga, kunyari, 5 years old na yung affidavit niya, ipa-update natin. Okay. Pero, Senator, di ba kayo na mabahala sa sinasabi ni dating Pangulo Duterte na he is encouraging criminals to fight back so that the police can kill them? Ito dapat na tinuturo niya, rule of law at due process? Basta lahat naman niya noted eh. Lahat yan napapansin namin. Tapos nakarecord pa yan sa PSN. So, hintayin natin yung committee report. Lahat yan napapansin namin. Pero ang gusto ko sabihin, it will take time for a committee report na lumabas. Tapos baka mayroon pang dissenting opinion o magdi-debate. Kaya nga, kung whatever is, kaya in-offer na namin yung records nito o in-offer na natin sa public ang records nito, Senate Subcommittee, kung anong posibleng gamit ng mga records na yon ibibigay namin sa inyo. Pero no, noted yan, napansin namin yan, na mayroon yata siya sinabi that there are ways to legally kill. Senator, kasi nakikita nyo rin ba yung are you considering legislating judicial reforms? Kasi yun ang ginagawang excuse, matagal na actually ang ginagawang excuse or explanation ni President Duterte for the drug killings eh. Sabi niya, ang bagal-bagal kasi ng judicial system natin, ang bagal-bagal ng takbo, kaya patayin na lang. Actually, yan ang sinasabi niya. Pwede bang i-legislate siya? May regulator tayo for the judiciary, ang Supreme Court. Pero pwede bang pasukan yan ng Congress? Can you legislate judicial reforms para mag-improve yung due process natin, yung para lumakas yung rule of law? Meron na tayong may mga speedy trial act na nga tayo. Actually, that can be legislated. And sinagot na nga yan ng mga batas na ang mga title ay magagandang title. The Speedy Trial Act of 13 years. Ganun yan eh. Pero tandaan natin kasi when it's a criminal case, syempre yung akusado gusto din na ayaw din ng korte na masyado namang siyang i-presume na lang na guilty. So ang due process kasi balan,
balancing act yan. Pero yung mga tao na dahil sa due process ay ayaw ang due process ay shortcut at papatay, eh crime na rin yan. Hindi na natin kailangan isulat yun na whatever is the motivation, basta pumatay ka, crime na yun. Crime yun. Nasa revised penal code na yun. Matagal na na-crimen po yan. Well, actually, sir, it's quite ironic nga na the former president keeps on talking about the need for rule of law and the need to follow the law, but at the same time, questions at the same time, yung due process. At the same time, hate due process. Napapansin ko rin po yan kasi tinanong ko nga siya about, sige, kung ang mayor sa Ilior Banay City, sabi niya, involved sa drugs. Sabi ko, bakit nung presidente ka, 6 na taon, ginamit mo ba yung disciplinary power mo over mayor sa Ilior Banay City? Hindi daw, because due process. So, sabi nung talaga, napapansin po natin yan, ninonote po natin yan, except that it's pointless to debate kasi sinabi nga niya that is thinking. Ay, basta, na-note na natin lahat yan. They will be part of the committee report actually. Sir, sabi niyo po kanina, whoever is interested in sa records that will be generated from this investigation, kunin lang and the Senate will gladly certify it. Pero ito po, what nga if it is a foreigner or a foreign agency or a multinational agency or an international organization that asks for it? Can senators stop the release of the records to a foreign agency? Okay, ako ang attitude ko, give, make available. Unless yes, merong, kung mayroong objection, then i-discuss namin bakit may objection. Mm-hmm. Pero sir, under the rules, actually, sir? Madali, under the rules, wala ko maisip na specific rule na prohibiting it eh. Kasi public records naman yan eh. Mm-hmm. Ang point ko lang, ulitin ko yung point ko kanina, madidisappoint lang ako kung nauna pa yung international body maging interesado kaysa sa mga kapwa natin mga mamamayan, di ba? Mm-hmm. Pero parang meron nang magdidissent, di ba? I don't want to assume naman. Senator, curious lang ako, paano po nga kumbinsi si President Duterte kagabi na umuwi na? Ayaw niya umuwi eh. Sila, nag-enjoy. Paano nangyari? Napauwi rin. Marami pa doon siyang sasabihin. Ayaw niya umuwi. Sila ba to na yon ang nag-convince? Pero actually, meron lang siya gusto talaga. Meron siyang, at least ito ha, iniwan na suggestion sa amin. Sabi niya, tignan niyo yung budget ng PNP kasi sa actual operations daw sa station level, wala daw pera yung mga yan. Kaya nga sabi ko, paano pala yung mga law enforcement nila? Paano law enforcement? Wala daw mga pera yan sa baba. Sabi ko, tinanong ko siya, off camera or off session. Yes. Sabi ko, but on paper may budget? Sabi niya, yes. Pero dito daw sa taas, umiinto. Sa baba, wala. So sabi ko, sige, titignan ko yan during the budget season. So tatanungin natin ng PNP dyan. Kasi ang allegation bali ni former President Duterte, on paper, akala mo plastado lahat. Pero ang funding for their operations sa station or precinct level, hindi daw dumarating. So we will have to raise this question sa budget season na. Budget season na rin ngayong November. So talagang i-raise natin yan sa PNP. Okay. Senator, that's a significant point kasi yan ang sinasabi nila na defense dun sa storya ni Roy Nagarma na meron daw cash reward system. Ang sinasabi nila, Senator Bato, hindi cash reward dyan, binabayaran namin yung gastos operation. So, pero, medyo significant yung sinabi yun sa inyo na off camera pala. Na-record niyo po kaya yun. Saan galing yung pera? Sa version nila? Kung merong version ganun, saan galing ang pera? Kasi imposible mong i-volunteer mo ang private packet mo na pwedeng dapat naman pandingan ng public funds, hindi ba? May technical malversation. Hindi malversation 'yon kasi hindi naman ginagamit yung public funds sa ibang bagay. Ang gusto ko sabihin,
meron mga sobrang bait na tao na private money, sabi nila, ang public function ng police, iba private money natin, pero on paper sa budget, meron naman pera na public funds. Ba't po gagawin yun? Iyon, iba sa lahat ng resulta nga ng quad hearing na galing sa Pogo at drugs, itong mga pera na ginagamit sa EJK? Ayoko kasi pumatol sa salita versus salita din eh. Alam ko darinig ko yan, pero siyempre, yung source noon, ano naman ang ebidensya niya? So, kailangan talaga yung ating investigative ano natin, skills and investigative power natin palakasin, pagalingin eh. Okay. Kasi puro quotation eh. Sinabi sa akin, galing ito sa ganyan. Hindi paulit-ulit na, akala natin totoo. Kaya nga medyo, ano tayo, ingat lang din tayo mga nakikinig, ingat lang din tayo. Yeah. Okay. Si Manny Mogato sa Reuters, medyo magaling ang kanyang investigative skills. Di bale, on that note. Hindi ko masyadong marinig. Okay, sir. Maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Thank you for joining us this afternoon. We will be having Congressman Dan Fernandez ng Quadcom in a little bit. But just to wrap things up dun sa interview with Coco Pimentel, ano ba ang takeaway mo? Dahil pang kailangan ng investigasyon. Hindi pa tapos. Saka may ingat din si Senator Coco na ano yun, na let's not overstep from the drug war nung panahon ni Duterte as president versus yung drug war nung panahon niya sa Davao. So doon lang sila sa national nakapokus. That's in response to yung tanong na nakatatlong version siya ng drug ng death squad doon sa Senate Committee hearing. Pero Davao yun. Pero hindi, walang sagot dun sa tanong na did he perjure himself? Pwede, kasi may iba-iba ng statement eh. Masyadong convoluted yung statement ni Pangulo Duterte. Di ba? Ang gulo eh. Baka naman lahat totoo, no? Baka naman merong group, may grupo na wealthy people, merong grupong gangster, may grupong polis. Yan. Kaya ganon. Totoo naman kasi doon sa investigation ni dating CHR, Laila De Lima, meron talagang police na involved. Kaya lang di mga opisyal. May magsusupervise niyan eh. Oo. Remember, Manny, di ba kahit yung mga major organized crime groups natin, pati Abu Sayyaf eh, ang nag-organize na mga yan, mga police din eh. Di ba? Correct. Pero actually, pag later, kung hindi nila makokontrol, ayun, nagko-concentrate na sa crime eh. Kaya siguro, yun ang sinasabi niya, may mga stages yan eh. Siguro, syempre may mag-o-alagay ng mga mayor mismo mag-organize ng mga gangster, ano. Merong police dyan na in charge, kilala na yung mga gangster. Tapos siguro, pakakawalan na, ganon. Harap sandali sa kanya, patayin niya ako, hindi, papatayin ko kayo, parang ganon. Tapos merong mga nagpipinance, kuminsan sumasama, yun ang sabi niya, di ba? Gusto nila sila mismo yung mayayaman daw. Sila mismo ang papatay. Mga tagad-dabang so, medyo mayaman ang mahilig kumatay. Remember nung ano yung, he was talking even about the ano yung anti-NTA sa Davao eh. Na actually kasama yung civilian vigilantes. Yun, baka he was referring partly to that campaign as well, no? Pero anti-criminality yung sinasabi niya kahapon eh. Pero Ami, di mo naalala, may sinabi si Retired General Danao, sinabi niya, pinatay namin yan. Yung isang police na asama nila dahil abusive daw at involved sa droga. Pero bakit niya sabihin yun? Talaga naman yun? Nangyayari yun, Manny. Pero meron din sinabi, meron din sinabi si Danao nung si Digong mas saying na yung mga PNP chief sila yung mga ano death squad heads. Commander. Sabi ni Danao, I think he was joking, sir. Don't look at me. At least alam niya kung kailan siya sasabit, ano? Delikado eh. Pero ano? Si Bato ang pinakabibo. Lagi may kasunod na ano. Pero may sinabi si Bato na parang bole. Sabi niya na yung isang pulis daw namatay sa bypass kasi pinagbenta yung classmate. Hindi naman ako niniwala doon. Bypass, mabenta mo, classmate mong pulis. Kailangan mo, di ba? Mali mo, classmate niya elementary. Classmate niya na sa academy. Sa training. Baka naka-miss guys. Diba? Pero tingin mo, bakit hindi na pag-usapan yung napaka-compelling at napakahalagang issue
na Michael Young framework. Okay, na iwas doon. Napatay yung mga drug lords para palitan ng sariling drug lords. Bakit hindi lumabas man lang yun? Okay. Naubusan ng oras. Wala ng oras. Yun yung pinakamahalag. A different kind of palit ulo. Kasi alam mo, Ronald, ano, napansin ko sa mga namatay, mga mayor. Si Alvera Mayor, Rolando Espinosa. Si Jaguar. Si Odicta. No? Si Halili. Alam mo ang linya nila? Hindi si Michael Young. Si Peter Lim, tsaka si Peter... not Michael Young. Si Peter Lim, tsaka si Peter ko na nakakulong sa Buntinlupa, di ba? Hindi, kanya na. Kaya nga sila pinatay eh. Oo, kaya nga. Ibang kwan nila eh. Ibang sindikato sila eh. Hindi sila Michael Young eh. Ang sinasabi nila sa kanyas, no? Ang sinasabi ni Asierto, yung Davao Framework ay hindi lamang pagbayad, paggawa ng listahan ng mga papatayin. Hindi lamang pagbayad sa mga papatay. Yung Davao Framework ay pagpalit do sa mga pinatay ng sarili nilang drug lords. Kaya nagulat lang ako na hindi yun na pag-usapan. Eh, yun yung pinaka-compelling eh. Baka dadating din dyan, Ronald. Baka dadating din dyan. Medyo complicated yung setup na yan eh. Pinamin muna nila si Duterte. Kasi binigyan ng airtime si Duterte. Parang... si Duterte, na-miss siguro yung ano yung COVID briefing siya na... Talk to the people? Mahaba na siya nagkasalita. Oh. Na-miss dito, Pangulo Duterte. Oo, oh, kaya hindi nyo ba na-miss yung katakot-takot ng mga PI niya? So tayong bumalik sa ano, no? Talk to the people talaga. Oh, na-miss niya. Ayaw na muwi. Naikanto naman siya kahapon eh. Sa mga mura niya. Hindi, pero pinayagan eh. Dapat. At natawag siyang baspos at walang hiya. Hindi, siya ang umamin. Umamin siya, siya nagsabi. After siyang palatan. Umamin niya afterwards. Yeah, pero kasi, siya ang nag-describe sa sarili niya. Yeah, pero amin kasi inaamin ko, si Tatay Dutz. Ako, inaamin ko, walang hiya ako. Tatay Dutz likes to, ano, he likes to acknowledge that himself and in a way he's proud of it. It's something that he puts in front and says na, ako ganito ako. Oh. And he realized that, part of his mass appeal, ha? Diba? Alam mo, yan ang, yan ang problema dyan, eh. Yung mga binabanat sa kanya, yan actually, it act is, I'm just basing it on the results of elections and surveys, ha? They, pero, yung mga pangmaraming masa, mukhang gusto. Pan pa rin ba yun? Uso pa rin ngayon? Ano yun yung... Yan ang hindi natin alam. Ano? It will be good. It will be interesting to find out. Ano? Yun siguro itong dadating na eleksyon. Yung bakit siya naging presidente. Diba? Yun yung dahilan. Kung bakit siya naging presidente. Pero at the same time, medyo yun din ang dahilan kung magbubaba siya sa surveys. Yes. Pero siguro magandang test yung election, midterm elections. Pag nanalo pa rin silang bato, at si Senator Bongo at mataas ha, top 6. Ibig sabihin, nandiyan pa rin yung sentimento ngayon ng mga tao. Makikita natin. Kasi ilan-ilan na lang yung mga tao niya na tumatakbo eh. Kapag sila, maganda pa rin na showing in the midterms. Nandun pa rin yung sentimento ngayon. And it will be dangerous to brush it away. Pero kailangan i-address mismo yung mga issue na nire-raise nila. Itin natin ng Okta. Susunod ng Okta ng survey. Ay, meron pa ako isang ano no, isang point na gustong sabihin. Dahil sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, natanong si Muking, di ba? Kung siya ba yung siya ba yung nagbibigay ng pera. Alam mo? Nilaglag siya ni Robin Padilla. Di ba sinabi ni Robin na pag may kailangan sa ospital, gustong ilabas, kayo na siyang lumalapit kay Muking para magbigay ng pera. So ano ba ang mga perang binibigay ni Muking? Doon na ba sa ospital? O pati sa mga pulis na tinutulong? So, hindi ata na purso maigi yun ng ibang senador na talagang may role si Muking dito sa drug war. Buti pa ikaw, Mox, may naalala kang sinabi ni Robin Hood Padilla. Ako, walang naalala. Eh, kasi dinaglag na si Muking eh. Ako nung napauwi na tumigil na akong panood. Tinapos ko. Kami pati yung press ko pinanood namin eh. Baka may sabihing iba eh. Wala talaga. Ako tinapos.
Tinapos ko rin eh. Natuwa lang si Duterte na meron siyang audience sa malaki. Ayan, yun ang sinasabi nga ng iba. Oh. Bakit daw naging bully pulpit daw ni Duterte yung ano, yung Senate. Oh. But I'm sure they were actually, that was exactly what they intended to do. Kasi nang yun ang nandiyan yung mga kakampi niya eh. Mm. Hindi lang sila Bato, hindi lang sila ano, pati sila Senator Jinggoy, 'di ba? Nakita niyo naman yung takbo ng mga they were actually giving him a chance to explain. Okay. Ano tingin mo, Ami, ang magiging attitude ng Malacanang? Dahil yung mga kumampikitigom na mga senador, mga administration senators yun. Yes. So, hindi yes. ba sampal yun sa mukha ng Malacanang? Yung iba doon kaaway. Yung iba doon kaaway ni Senator De Lima. Oo nga. Diba? Pero sa dulo kasi, sa balance sheet, kumampi sila kay Digong. At sila yung yes. admin. No? And it's important to note siya na dahil kung i-impeach ng House, ito medyo ano na na, but it's related. Kung may balak ang House mag-impeach, dapat makita nila yung performance ngayon ng mga senador in dealing with Rodrigo Duterte. Na kasi yung mga yan, admin. Makikita nila ngayon kung na medyo mahirap, madali sa House, pagdating sa impeachment trial, kailangan isipin nila kung anong mangyayari. Pero malayo pa yan, Ami. Tsaka may ibang factor, no? Kung gustong i-impeach si Sara Duterte, may ibang factors na will come into play, no? Especially, meron tayong election next year, no? Pwedeng ipitin sila. Yan na nga. Baka after na, yung susunod na Congress na. Correct. Ang maghahanda ko sa kasakala. Ami, mahirapan yes. kung after ng midterms, eh. Ang window na lang sa kanila, tingin ko, itong next 2 months na session. Without, after ng kwan, after ng midterms, mas lalong hindi nila kaya hawakan ng Senate. Pero, hindi, that's ano, depende nga kung saan ang kalalabasan. Kaya nga, kailangan magtrabaho ng gusto administration na lumakas yung control nila sa Senado, no? During the midterms, kung talagang may balak silang mag-impeach. Kasi after this, pagbalik ng mga yan, ang iniisip na lahat ng tao ngayon, ano na eh. 2028. Oo. At saka after midterms, 2028 ang focus ng after, mga yes. After midterms na eh, medyo ano na eh. Kaya kailangan talaga malakas na malakas ang showing ng administration oh. in 2025, yung election na yun. Kaya nga si Coco, gusto nang tapusin yung investigation dahil pupuntan sa kumpanya eh. Mga kumpanya siya, di ba? Sa house. sa Marikina. O, sa house. Sa house. Oh. Kalondo. Madali-dali yung kaysa sa national, di ba? Oo. Pero matindi yung kalaban niya. Ha? Yes. Oo, yes. Hindi madali kaya yun. Kaya medyo mahirap yung ano. Okay. Awa ng Diyos, natapos isang araw na walang dito. Wala, oo. Hindi ko alam kung anong next hearing niyan. Kung... Ang istorya ngayon, hindi pa daw sigurado, pinag-aaralan pa daw if President Duterte will be invited again. Ah, talaga? Kasi hindi ba? Dapat si Pangulo Duterte. I'm sure gusto niya. Sabi niya, mahal-mahal daw pumunta sa Maynila. Ah. Pagastos. Wala daw siyang pera pero apat ang Learjet niya. Kaya gusto niyang tapusin sana kagabi. Apat ang Learjet ni Pangulong Duterte. Nasa Singapore, nakaparada. O, tingnan mo siya. Saan galing yan? Chismis. Mga chismis. Yung nakahapon ng drama ni Digong eh. Na siya ay lumaki. Siya ay lumalaking mahirap. Diba? Siya ay mahirap. Kaya kinakailangan niyang maging working student. Inulit-ulit niya kahapon eh. Tatay niya, gobernador eh. Paano ka magiging mahirap? Eh, yung tatay mo, cabinet secretary. Governor. 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 Oh. Governor. Yung probinsya sa buong Pilipinas. Dati kasi yung Davao ay isang probinsya lang. Lahat, di ba? Mm. Oh, lahat. Mm. Oh. Noong 1960s. Yan yung pinakamalaki sa buong Pilipinas noon. No? But he said it twice. He said it twice. Paano magiging mahirap? Hindi si mahirap, ano? Saka yung makikita mo naman kahit sa education niya eh. May kamahalang niya San Bedalo, ha? San Bedalo School. Hindi yan para sa walang, mga pobre. Walang pumintas nung kahapon eh. Dalawang beses inulit yung lumaki sa hirap eh. Oh, drama lang yun, drama. But anyway. Pero yung sinabi ni Senator Coco,
yung sinabi sa kanya ni President Duterte, that's also interesting, baka gusto nilang imbitahin ulit. Kasi he wants to talk about reforms eh. Saka yun na nga, merong mga loose ends dun sa testimony niya na sabi mo nga, Ronald, hindi pa natatanong, pwede nilang tanongin, i-clarify, di ba? Ano ba talaga ako yan, di ba? Pero dapat si Pangulong Duterte, humarap sa Quadcom. Iimbitahin ba nila si Digong sa Quadcom? Dapat. Meron silang open invitation. Open. Open invitation. Pero sinabi na nung tro ng kampo nila sen, ni President Duterte, wala silang balak humarap doon. Ah, sayang. Dahil alam nila, hindi wala nila kontrolado yung Quadcom. Eh. Bias wala, daw. Wala siyang ano doon eh. Wala siyang kampi. Yung Senate daw, hindi bias eh. Ah. Hindi, nailabas niya nila yung ano, yung side nila, di ba? Okay, Simog silang iniimbita ng Quadcom. Okay, Bok. Tapos yung Martes. At paano, papahingin natin si Manny Boggs. Baka makatulog na ito eh. May pansit. Tsaka may pansit dito eh. Baka maabusan ako. Kain nyo na lang ako, Boggs. Okay, para sa'yo. We'd like to say maraming salamat kay aming pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, at kay Tito Ronald Llamas, ang aming resident political pundit. Ayan, nawalang sabit ngayon ha. And of course, kay Mr. Manuel Mogato, ang aming One News Defense Editor. Thank you. Okay. Maraming salamat sa inyo. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the StoryCon Conference Group, or the StoryCon Group.